What's up, mga kayokabs? Magandang gabi po muli sa iyong lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video na ito, mga bayang karalista, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe. Huwag po ating kalimutan i-hit yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa po upload na video. At ngayong gabi, meron lamang tayo maikiling video, upcoming event to, mga bayang karalista, this September 8, 2024. Ito yung ating 2024 Lakambini Stakes Race, 1,600 yung ating distansya. All local horse po ito, mga bayang karalista. Ito yung mga nag-contender ng Triple Crown itong taon na to, na naglaban-laban. Magandang karera to kasi halos lahat to puro babae, kaya ka po naging Lakambini Stakes Race. Kasi talagang alam naman natin kung sino-sino yung mga naging mga galing sa Lakambini Stakes Race. Kaya tatandaan si Princess Avi na talagang nagdomina rin ng Lakambini Stakes Race. Parang pa iba, mga katatandaan yung mga bayang karista. Meron tayo itong 12 runners na maglalaban-laban, pero 9 in betting number lamang po ito kasi tatlo po yung couple entry sa karera na to. Kaya po syempre, bibigyan ko lang po kayo ng mga kanilang last outings or mga huling takbo, ano man pong distansya, kung ano po yung dinating nila, para po magkaroon po kayo ng basihan or discarte nila pwedeng gawin sa darating nating Lakambini Stakes Race. Ipagdo ko po syempre simulan yan, tawag dito. Nagpapasalamat po muna ako sa lahat ng bayang karitsa na nakatutok at nakasuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Kaya ano pa hinihintay natin, mga bayang karitsa, syempre, pupuntahan natin na ganito yung ating upcoming events on September 8, 2024, ang ating Lakambini Stakes Race. Matapos lamang po yung ating maikling intro. Kaya, let's go, mga kayokabs! At gaya nga po ng nabanggit ko kaya sa ating intro, meron tayo dito 12 runners na maglalaban-laban, pero 9 in betting number. Isa-isain ko po yung mga kalahok, mga bayang kalarista. Amazing with Jan Alvin Guse, Amor My Love with Lester Jesus, Beltuna with O'Neal Cortez, Boss Lady with Alison Pabilic, Karing Melody, Eminem Gonzalez, Every Sweat Count, JT Zarate, Heartening to See, Pabs M. Cabalejo, High Dollar, Mark A. Alvarez, Malibu Princess, Apoy Asuncion, Over Assuming, Jan Paul A. Guse, Primavera, A.R. Villegas, at si The Kiss with Patty Dilema. Itong mga ito, nakita-kita na ito, iba naglaban-laban na rin ito last time sa ating dumating na Triple Crown, Hopeful, and 3-year-old locally bred. Medyo ngayon, medyo may si ating distance. Tingin ko, magandang laban to. Tingin ko, medyo para sa akin, mga bayang karis, sa pantay-pantay lang to. Kaya ito, bibigyan ko na kayo ng mga huling takbon lang, na tinakbon nila itong mga nagdaang buwan na lumipas. Kasi iba rito, medyo galing sa mga pahinga at saka medyo galing sa mga malalakas din na stakes race. Kaya ito, unahin ko na, bayang karista, amazing ito. Meron itong 143 flat sa milya kung saan nanalo po ito noon sa Hopeful Stakes Race. Umalis ito ng 76 out of 9 runners na naglaban-laban natin po ng May 19. Tinalo niya po doon yung kabayong si High Dollar. Same rider na rin tayo dito, Jan Alvin Guse, para sa ating kalahok na si Amazing. Lipat naman tayo sa ating unang couple entry, Amor My Love. Ito naman, may 158 flat to sa 1800 meters. Dumating itong pampito. Umalis ng 6-6 out of 8 runs. Naglaban-laban sa isang special race noong June 16. Kung saan ang nanalo naman po doon. Hopeful din to. Alam ko eh. Si Steel Somehow. So from Rico Cambasuson. Sa yung magrarenda, Lester Jesus. Para sa ating numero. Oh, wala pa palang po sa position to. Sorry. Para sa ating kalawang si Amor My Love. Lipat naman tayo kay Beltuna. Ito naman si Beltuna, may 127.6 last run sa 1400. Natarsera po ito, umalis ng 7-6 out of 10 runners na naglaban-laban. Sa rating base 28-33 at yun po ng July 31. Kung saan nakalaban niya po doon yung imported horse na si Part-Time Lover. From Mark A. Alvarez, isa yung magrarenda, O'Neal Cortez. Para sa ating kalahok na si Beltuna to, may angkin tuling dito. Pwedeng darimate, pwedeng nakagapay agad sa pistuhan. Lipat naman tayo dito sa kabayan to, si Boss Lady. Narerenda ni Eminem Gonzalez and ni Alison Pabilic. So naman si Boss Lady, last run may 2 minutes 20.2 sa 2,000 meter, dumaling ng pang-walo, umalis ng 8-7 out of 8 runs sa naglaban-laban sa isang 3-year-old locally bred at yun po ng July 21 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si King James. From Eminem Gonzalez, isa yung narerenda, Alison Pabilic, para sa ating kalahok na si Boss Lady. Lipat naman tayo sa kakampi ni Amor My Love na si Karig Melody. Narerendahan po ngayon
ni Eminem Gonzalez. Ito na nalito sa 1400 nun. Meron ito 128.6. Umalis ng 8-8 out of 12 runners na naglaban-laban sa rating base 11-15. At yun po ng July 20 kung saan tinalo niya po doon last race yung kabayong si I Tell You. From Belgio, Mel Galieta, this time Eminem Gonzalez ang lerenda para sa ating kalawak na si Karing Melody. Dako naman tayo sa tingin ko magdadala ng marcha sa kalera na to. Every sweat counts na rerendaan po ni JT Zarate. Nanalo to last time sa 2,000 meter, meron itong 210.6. Bandera tapos, out of 8 runs naglaba-laba sa isang 3-year-old locally bred at yun po ng July 21 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Warchief. Same rider pa rin, JT Zarate, para sa ating kalahok na si Every Sweat Count. Ito tingin ko magdudumino ng bandera dito. Ang distansya pa, 1,600 lang. Pag walang ganun bumuliglig, kayang tumapos ito kasi 2,000 meter nga nakatapos last time ito. Lipat naman tayo sa nagbabalik pista, heartening to see. Narerendahan po ni Pabs M. Caballeto naman, may 128.8 sa 1400 noon. Dumating po itong pang-apat, umalis ng 5-3 out of 7 rounds na naglaban-laban. Sa rating base 28-33 at yun po na April 27. Dun po sa karerang napanalunan ng kabayong si Worshipful Master. Same rider pa rin, Pabs M. Caballeto, para sa ating ikalawang couple entering si Heartening to see. Dako naman tayo sa ikatlong couple enter natin, High Dollar. Narerendahan po ni Mark A. Alvarez at naman si High Dollar. May 210.8 sa 2,000 meter. Dumating itong panglima, umalis ng 8-8 out of 8 rounds naglaban-laban sa katatapos lang na third leg Triple Crown. At yun po ng July 21 kung saan ang nanalo po doon at ang kasakasungkit yung kabayong si Steel Somehow. Same rider pa rin, Mark A. Alvarez para sa ating numero 8. Oh, sorry, wala pa pala numero talaga to. Si High Dollar. Kalihok na si High Dollar. Sorry pa umanhin. At narito naman tayo sa couple entry ni Heartening to see na si Malibu Princess. Narerendahan po ni Apoy Asuncion. Ito naman may 128.2 sa 1400. Nanalo ito noon. Umalis ng 3-5. Out of 9 runners na naglaban-laban sa rating base 11-15. At yun po ng August 4 naman. Tinalo niya po doon yung kabayong si Step Bell. From Pabs M. Caballeto, this time magrerenda Apoy Asuncion para sa kalihok na si Malibu Princess. At narito na tayo sa couple entry. Apat pala ang couple entry ito. Sorry, bayang karista. Couple entry ni High Dollar na si Overassuming. Narerenda naman po ni Pau Pau Guse. Ito naman si Overassuming. May 112.2 sa 1200. Nanalo po ito noon. Nakadihado. Umalis ng 2-2 out of 6 rounds na naglaban-laban sa rating base 22-27 at yun po ng June 19. Kung saan tinalo niya po doon yung nayamadong si Southern Man. Same rider pa rin, John Paul A. Guse, para sa ating kalahok na si Overassuming. Ito, derimati to, pwedeng manggaling sa likuran itong kabahin na to. Lipat na tayo, dito sa couple entering huli natin, si Primavera, narerendahan po ni A.R. Villegas. Ito, nanalo ito sa 1800 meter, may 154.6 po ito. Umalis ng 7-8, out of 9 rounds na naglaban-laban. At yun po sa isang 3-year-old locally bred noong June 16, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Every Sweat Counts. From Pati Dilema, this time ang rerenda A.R. Villegas para sa ating kalahok na si Prima Vera. At last but not the least sa ating listahan, itong ating couple entry ni Prima Vera na si Jackis, narerendahan po ni Pati Dilema. Ito naman may best time na 142 sa 1600 to, na segunda to noon. Umalis ng 2-1 out of 9 rounds sa laban-laban sa isang road to Triple Crown noong March 10. Kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si High Roller. So tama, High Roller. Same rider na rin, Pati Dilema, para sa ating huling kalahok na si Dakis. At yun po, mga bayang kalahok, sa tingin ko pwede maging senaryo sa karera na to. Pwede magdala talaga, ng marcha dito ay si Every Sweat Counts. Kung sakaling walang bubuliglig, tingin ko kayang tumapos ito kahit milya. Pero siyempre, pababayaan ba nila sa unahan niya? Kaya nga po may mga couple entry sa karera to na pwedeng dito. Magbigay na early speed battle sa unaan, gaya na itong si Dakis, may ang kintulin yan. Itong si Heartening to see, may ang kintulin din. Ganon din itong si Amor My Love. Kitingin ko, mga yan yung pwedeng magsakripisyo para humabol kay Every Sweat Count. Kasi kung mababayaan nila si Every Sweat Count sa unaan, itingin ko, pass your paper sila, milya yung karera lang, tsaka JTZ pa sakay. Pero kung paper sa nila sa unaan, sigurado ako, marami nang darating. Gaya ni Amazing, Beltuna, itong si High Dollar na talagang alam naman natin, matulis yung rematik. Tingin ko yung mga pwedeng mag-abang dito sa karera na ito. Kaya ito, magandang karera itong ating Lacambini Stake Race sa September 8. Kampiyan na, bayang karista. Kung may mga kusunada kang kampiyan dito, comment mo lang sa comment section itong ating video. At I hope po mga bayang karista na gusto nyo itong ating maikiling video na magkaroon po kayo ng idea para po sa ating parating na Lacambini Stake Race ngayong
September 8. Maraming salamat po muli sa sandaling pagtambay at sa inyong pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Bawi po ako ng shoutout sa pag-upload ko po ng ating Gia this Wednesday Racing. Kaya kung may mga gusto kayo pag-greet, comment nyo lamang po para mailista ko ngayon. Bukas po ay mag-greet ko po or mabate. Yun yung mga gustong pabate muli. Ito po muli ang inyong lingkod, Bayang Karista, Master Likim. Magkita ka lang susunod ko pong upload na video at lagi kong hinapala sa inyo palagi na stay safe everyone. God bless Bayang Karista. Lalo na sa mga solid ditong mga ka-yo-cabs.